content natin ngayon mga kabayan is ang bobong aircon nyo, paano natin gagawing matalino. So bago nga na welcome back to my channel and it's me again, Kuya Marvin, your neighborhood, the handyman. So ang content natin ngayon mga kabayan is ang bobong aircon nyo, paano natin gagawing matalino. So bago nga natin umpisahan yan mga kabayan is baka pwede naman pakiclick muna yung subscribe button dyan at notification bell para ma-notify kayo sa mga upcoming videos natin. So pakiclick nyo muna mga kabayan. 1, 2, 3, 4, 5, then let's start it! Natin mga kabayan, actually sira yung ano nito, yung yan yung itong motor na to, papalitan natin, and then itong condensing fan na blade nya, yan papalitan din natin yan, and then ito yung gagamitin nating mga universal PCB mga kabayan para maging matalino siya. So ito yung binabala kong ilagay pero hindi pa ako sure kung gumagana to. Dito na yung pinaka PCB niya mga kabayan. Ayan, so ang benefits nito, kagandahan nito ay hassle free at saka programmable siya mga kabayan, hindi katulad ng bibili ka pa ng socket timer. Ito hindi na, i-set mo lang sa pinaka remote control niya diyan kung anong oras siya mamamatay, anong oras siya magbubukas, parang naka-schedule siya. Pero kung hindi pwede to, hindi gumana, itong bago na to ang gagamitin natin mga kabayan. Ayan. So, ito yung motor na ipapalit natin. Ayan. Then, ito yung rocker switch. Pero hindi natin kailangan to mga kabayan. Siyempre, gagamitan natin siya ng power relay para hindi mahirapan yung pinaka onboard contacto na itong relay na to mga kabayan. Para ano. So, umpisa na natin. So ayan mga kababayan, natanggal na natin yung sirang motor. So ito yung blower blade nya, nilinis ko na rin. Ito yung bagong fan na ikakabit natin. Kasi ito mga kababayan, kita nyo dyan yan, nabungi. Yan. Then ito yung sirang motor mga kabayan. So kabit na natin. Ito yung bagong motor natin mga kabayan. Tingnan muna natin yung rotation niya kung saan pa pa ganun. Well, itong AC na to mga kabayan is 24, kaya syempre iba rin yung sukat ng RPM ng motor nito, kasi pag 18 iba yung sukat ng RPM nun, iba yung bilis ng ikot, iba rin yung bilis ng ikot nito. So ito ay 16 horsepower mga kabayan. At syempre papalitan din natin ng capacitor gawa ng yung lumang motor is 7 microfarad. Ito, ito nung bili ko na motor na to is 5 microfarad lang, so kailangan natin palitan ng capacitor para at least bago na rin yung capacitor niya. So ang rotation nito is ganyan. Okay. Ito yung aircon namin sa sala mga kabayan. Pilitan na akong ayusin kasi init. Parang pag magluluto ka, wala naman ibang gagalaw, kaya ako lang din.
sana gamitin yung ratchet mga kapay, kaso nakalimutan ko yung ratchet set ko dun sa mag-shirt, hindi ko nagawa. Advice ko na lang. So yan na mga kabayan, nakabit na natin yung motor. Yan. Yan rin yung blade nyo na bago. Yan. May pasok na rin natin yung mga wire ng motor dito, pupunta sa may control box nya. So kabit na natin yung universal PCB mga kabayan. So bali di-dismantle na natin lahat mga kabayan para ito yung universal PCB na gagamitin natin mga kabayan. Mas maliit yung PCB nito kaya ito na lang ilalagay natin dito. Yung problema yung capacitor natin. Kung baka makinabasa ng dahil ka mga kabayan, dali lang i-carbid ito. Pero kung nahihirapan kayo, may consultan lang kayo sa mga expert, lalo na sa air conditioning. Yan mga kabayan, set up natin.
Balik, kailangan pa rin natin itong terminal block na ito, mga kabahay, kasi dito natin ikakabit yung commode, kasi itong board na to, isa lang yung pinakalinya ng pinaka terminal pin ng commode. So kailanganin natin ng tatlong pin para supplyan yung commode din ng fan. Kaya kailangan natin yan, mga kabahay. So i-wiring na natin. Siyempre, power supply muna ng transformer pupunta sa board yan. Siyempre, ito. Yan, i-uuli na natin ito. So, una muna natin gagatungan yung kailanganin din natin ng mga terminal clip, mga kabahe, mga ganyan. Tayong common. Okay, sukat naman natin yung line 1. Yeah. Palitan na lang natin to para safe siya. Ayan, mga kababayan, yan. Tapos na natin yung wiring siya. Yan. Hindi naman kayo malilito kasi may diagram yung motor natin na susundin nyo kung saan nyo ilalagay dito sa mga pin na yan. So, for example, itong red na to ay low, at yung medium naman ay blue, at yung high ay black. So, yung white are common, and yung brown ay sa capacitor, mga kababayan. So ganyan lang, mga kabayan, madali lang anuhin yan. Pero sabi ko nga, kung hindi nyo kabisado, eh huwag nyo nang piliting i-DIY. Tsaka hindi naman advisable na palitan nyo, mga kabayan, maliban lang kung wala kayong mabiling pyesa nya. Kung may board man yung AC nyo, pwede nyo gamitan ng universal na board. Pero kung medyo luma naman ni AC nyo, gusto nyo i-DIY na, gusto nyo magkaroon ng remote control, gusto yung maging programmable, eh yan yung setup, mga kabayan. Yan, so yun yung terminal block na ginamit natin pa rin. Bali, itong tinape ko na to, mga kabayan, is yung pinaka swing nya, yan. So pagbukas ng compressor, mag swing na rin to. So pagpatay ng compressor, hihinto rin sya. So ganun lang ginawa ko, mga kabayan, kasi 12 volts yung output ng ano nito, eh, ng swing motor. Eh, 220 yung swing motor nito. Okay, so i-try na natin, mga kabayan, kung effective nya. Yan, mga kababayan, effective siya. Ito yung remote control nya, see? I-reduce natin yung fan speed nya, mga kabayan. Yan, oh. Yan, oh. Yan, oh. Yan. So dito, mga kabayan, kasi dyan sa Pilipinas, eh, gumagamit tayo ng socket na may, yung socket adapter na meron siyang timer tsaka watt reader, di ba, mga kabayan? So ito, hindi nyo na kailangan nyo kasi pwede kayo mag-set ng time dito kung anong oras siya mamamatay. Yan, mga kabayan, balik na natin yung takip nya. I-ice lang natin yung mga wire nya para hindi mas tignan. Yan.
Kabayan, maandar na siya. Yan. Dami kong kala ito. So, balik na natin yung takip, mga kabayan. May salpak na natin. Kabayan, kabit na natin. Ayan. Ayos. Mga kabayan, dito ko natatapusin itong episode na to. At maraming salamat sa panonood. We'll see you in the next video. Masalamat.